may gagawin tayong data gathering. At kasama ko ngayon ang aking mga superheroes. Sa pamamuna ni Kuya Amon, ni Kuya Jerry, ni Kuya Philip, at ang aming Darna, si Giselle. So ngayong umaga, gagawa tayo ng data gathering. So morphometric data gathering. So ano nga ba ang morphometric data gathering? So ipapaliwanag namin kung paano siya kinukuha, ano yung mga gamit na kailangan, at paano siya isinasagawa. So ano pa yung mga gamit na kailangan natin for morphometric data gathering? So kailangan natin ng medida. Ito, medida. So usually ito yung ginagamit namin. Medida. In English ay tape measure. And then kailangan natin ng timbangan. Ay! So itong timbangan namin, ito may sentimental value to. So wait, English mo talaga. So itong timbangan na to ay matagal na talaga to. Ito may sentimental value talaga sa amin. Kaya mahal namin yung timbangan na yan. Kailangan din namin ng sako, kuya. Sako! Para doon namin ilalagay yung mga biit na titimbangin namin. So ngayon, ang biit na titimbangin namin, nagkukuhaan namin ng data ay 35 days old. So 7 heads yun. So kukuhaan natin sila ng morphometric data, at mamaya ipapaliwanag namin sa inyo kung ano yung mga body measurements na kinukuha namin dito sa farm. So magsisimula na tayo. Mamaya maghuhuli muna kami ng baboy na aming mga susukatin. Tapos ipapakita namin sa inyo papaano namin sinasagawa ang morphometric data gathering. So ano, game na ba kayo? Game na. So si Giselle kaya siya may hawak na data gathering logbook, kung makikita ninyo. So isusulat niya dyan. Kasi may mga ID yung baboy namin. So dito niya sinusulat yon. Halimbawa, yung pig number 1, batch tayo? Batch B34. So yan, may mga number yan. 1, 2, 3, 4. And then, ito yung mga morphometric. Ito yung mga parameters na kukunin namin. So ipapaliwanag namin kung paano kinukuha yung snout, yung forehead, yung head length, at marami pang iba. So mamaya, tuturuan namin kayo. Ito ang ating mga piglets na 35 days old. B35, number 2. So, paano nga ba kami nagsasagawa ng coding, ng ear coding? Giselle, paano nga ba tayo nagsasagawa ng ear coding? So ipapaliwanag, ito kasing mga pingas na to, may corresponding number yan. Ito yung pagkakakilala ng mga baboy. So kuya, anong number nga ito kuya? 27. 9. So 27 plus 9 plus 9. 45. Tapos ito yung kanyang batch number. Dito sa left number. Ear niya, batch number siya. And then, itong, ay sorry, kanan, kasi nalito ako, kasi nandito kaliwa ko. So, ito yung kanan. Itong kanan, ito yung kanyang batch number. Ito namang kaliwa ay yung kanyang pig ID number. So, ito ay number 2 kasi siya ay dalawang, anong tawag kuya doon? Pingas. Dalawang pingas. So, isang pingas ay number 1, dalawa, kaya siya ay 2. Okay, so ito ay 45-2. 45-2 itong ating susukating baboy. At ito ay titimbangin ni Kuya Jerry. Jerry, gandahan naman. Kuya Jerry. Si Kuya Jerry. Jerry. So, ang timbang niya Kuya Jerry ay? 3.6 kilogram. Kilogram. Ano-ano ba yung mga morphometric na kailangan natin kunin? So, yung una natin kukunin na morphometric ay snout length. So, ano ba yung snout length? Yung snout length ay nagsisimula dito sa dulo ng snout hanggang dito sa gilid ng kanyang bibig. So, yun yung snout length. So, Kuya Amon, ilan yung snout length niya? Snout 4.5. So, in centimeter po yung ginagamit namin. In centimeter siya.
hindi siya in inches kasi masyado siyang malaki. Centimeter para maliit lang. Kasi kung halimbawa yung kung inches yung gagamitin namin in 4.5. Oh, so itong baboy na to ganyan, oh ang haba ng snout niya, oh. 'Di ba? So centimeter lang. So 4.5. So ito yung snout length simula dito hanggang dito sa dulo hanggang sa bukay ng kanyang bibig. So pangalawa, ang pangalawa nating morpho ay forehead. So alin ba yung forehead? Ang forehead ay ito. Puno ng tenga, yung magkabilang tenga. So yung pagitan niya, ito. Ito yung forehead niya. So kinukuha namin yung forehead length. So ilan kuya mo yung forehead length? Forehead 6. So 6 cm ang forehead length niya. Ang next ay yung ear length. So paano ba kinukuha ang ear length? So ang ear length ay simula dito hanggang dito sa tip nung kanyang tenga. So ito yung ear length. So kaamo nilan yung ear length niya. Ear length 7.5. 7.5 ang ear length niya. So next sa ear length, ang kukunin natin ay head length. So paano ba kinukuha ang head length? So ang head length ay kinukuha mula dito sa may occipital dito. Sa may occipital bone dito. Occipital bone hanggang dito sa may dulo ng snout. So ito yung snout niya. So yung kanyang head length ay from here hanggang dito sa may occipital. Ito dito. Sa may batok ba? Sa may batok ng baboy. Head length 16. Okay. Next sa head length, kinukuha din namin yung kanyang neck. So paano ba kinukuha niya? Yung circumference ng leeg ng baboy. So itong circumference na ito. Ito yung neck. Neck niya ay 30. So, ang neck niya ay 30. Pagkatapos ng neck, kinukuha din namin yung heart girth. So, ang heart girth ay dito, circumference nito. Kukuha yung mid girth. So, ang mid girth ay yung circumference nito. Yung sa may malapit sa kanyang leg. Heart girth pala, sorry. Heart girth, ito. Ito, heart girth, ito. Heart girth. So, 32. Ang kanyang heart girth. Bakit heart? Kasi malapit siya sa puso. Okay. Ang sunod natin ay mid girth. Mid girth kasi siya yung pinakagitna ng body ng baboy. So, yung circumference din niya, yung kukunin natin. So, ito yon sa gitna ng baboy. Ito yung kanyang mid girth. So, ang kanyang mid girth ay... mid girth, 38. So, aside dun sa mid girth, kinukuha din natin ang kanyang ramp. Okay? Alin ba dito yung ramp? Kaamon. Okay. Kala ko, hindi alam ni Kaamon. So, ito yung ramp niya. Kung meron tayong heart girth, dito sa pinakauna ng leg niya, ito naman yung kanyang ramp. Ito yung nasa last, yung kanyang kahulihan. Ito sa may pagitan ng kanyang mga legs. Ito. So, ito yung circumference ng kanyang ramp 34. So kinukuha, aside from the ramp, aside from dito, kinukuha din namin ang kanyang body length. So kailangan yung position ng baboy ay hindi siya nakabaluktot, hindi rin siya nakaganon. So kailangan siya ay tuwid lang yung kanyang likod. So saan ba natin kinukuha yung body length? So ang body length ay nagsisimula sa occipital bone hanggang dito sa may dulo ng dulo or puno ng buntot. Ito, dito. Okay, yun yung body length. Body length, 28. So, body length niya ay 28. So, aside from that, kinukuha din natin yung kanyang tail length. So, ang tail length naman niya, nagsisimula dito sa puno ng buntot hanggang dito sa kaduluhan ng kanyang buntot. So, ang tail length niya ay 8.5.
So, ang kanyang tailend ay 8.5. So, aside from that, kinukuha din natin yung kanyang pelvic width. So, ang pelvic width niya ay yung pagitan ng kanyang dalawang iliac bones. So, nandito. Ito. Yung parang buto dito, sa likod ng baboy, yun yung kanyang pelvic width. Yun yung iliac bones niya. Width ng iliac bones. 6 pelvic. Okay, 6. Yes. So, pagkatapos natin dito, kukunan din natin siya ng hair length. Dito kami kumukuha ng hair length. Dito sa bandang batok. Hair length. 1. Okay, ang hair length niya ay 1. And kinukuha din namin yung kanyang height, yung hack. So, mauunahin natin yung kanyang, ano unahin natin? Four leg. Okay. Ang foreleg ay nagsisimula sa pinakasiko hanggang sa dulo na. Okay. Ang foreleg ay nagsisimula dito. Ito, yung bone niya dito hanggang dito sa tip ng kanyang paa. Ang tawag dito, koko. Sorry, koko. So yun yung kanyang foreleg length. So ang tawag dito sa pangunang paa ng baboy ay foreleg. Foreleg. So, ang foreleg niya ay 14.5. So, kinukuha din natin yung hack ng foreleg. So, alin ba yung hack ng foreleg? Ang hack ng foreleg ay ito. Yung circumference nito, yung paikot. Hack ng foreleg ay 6. Okay. Pagkatapos ng foreleg, aling side yun, kuya? Kinukuha namin, kuya, usually yung kaliwang part ng foreleg ng baboy. So, sa hind leg, ganun din. Katulad dito sa foreleg, yung sa may tuhod hanggang dito. Sa may, ito, yung parang tuhod niya. Sa may, ito. Yan. Yung may buto dito. Hanggang sa dulo. Ten. Okay. At saka yung hack niya. Yung hack. Six. Okay. Aside, pag nakuha na nito, kinukuha din namin yung kanyang at saka yung kanyang teeth number. Pero sa ngayon, uunahin namin yung kanyang teeth. So, ano ba yung teeth? Yung teeth ay yung kanyang mga dede. So, bilangin natin yung dede niya, kuya. So, ang dede niya ay and now, na sa left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa right ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bakit importante malaman natin yung bilang ng dede ng baboy? Kasi ito importante. So, pag ito naging nanay, importante yung bilang ng dede niya. Dito kasi namin yung alaman kung maganda ba siyang inahin? Kasi yung dede niya, pantay-pantay. Tapos buhay na buhay. So, ibig sabihin, meron siyang 7 pairs. So, ito ay 14. So, kung siya magkakaanak ng 14 na diek, so, kaming dumede lahat dito, mabubuhay siya. Okay? So, next ay kukunin natin yung height niya. So, paano ba natin kinukuha yung height? Kasi makikita nyo, para siyang may blade dito na buto. Ito. So, may scapula niya hanggang dito sa tip ng kanyang paa. So, yun yung height. Simula dito, ito, yung buto na yan, yan yung may scapula niya hanggang dito sa may dulo ng kanyang kuko. Yun yung kanyang height. Ay, naku tayo. Ang yan. 73. Kung muna etiquette ako naman. 23, 24. Okay. 23 at 24. So, tapos na tayo kumusta na morphometric data na ang batch niya ay B45-2. So, next time, itidata naman namin ay mga malalaking baboy. So, ito ay 35 days lang. So, ito, 7 heads, medyo marami-rami pa. Meron pa kaming 6 heads na i-data. Pero ipapakita din namin kung paano na ginagawa yung aming data gathering. Okay?
Okay?